Tikom kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ikay mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Gandang gabi, B! Ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Weeksary, Monthsary, Anniversary. Ay, for sure, ikaw, yes, friend. Minsan mo nang naranasan sa iyong buhay ang mag-celebrate ng ganitong okasyon. Diba? Yung tipong hindi naman siya parte ng buhay mo. Hindi mo naman ikamamatay kung hindi mo isa-celebrate yan. Pero ayan ka, diba? Sine-celebrate pa rin siya. At yung iba naman dyan, bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Bakit naman naiinggit? Bakit naman naiinggit sa may mga ka-monthsary at anniversary? Oo, pero minsan din naman kasi, no, may mga tao talagang kapag nag-celebrate, talaga namang all out. Yung akala mo nagpabinyag ng anak kung mag-celebrate ng monthsary or weeksary. Pero ano yung magagawa, di ba? Pera naman nila yung ginamit doon for as long as sa kanila naman yun at doon sila masaya. Well, di i-give na natin sa kanila, di ba? O sige na, hindi na ako ngangawa. Tanggap ko na ikaw may kamot-mot tapos ako wala. Sige na, give ko na sa'yo yan. Kung dyan ka masaya, eh di dyan ka na lang, wag mo kong idamay. Kainis, di ba? So, yung mga yes pre natin, yung mga kakilala natin, no, na nagse-celebrate ng ganyang okasyon, usually makikita mo yan at magiging updated ka kapag nakita mo yung kanilang IG story o hindi naman kaya yung mga MyDee nila sa Facebook. Nasan damukal ang kanilang picture, tapos nakalagay happy monthsary, stay strong to us, sana magtagal pa tayo, nek-nek nyo. Charot. Naiinggit si B-Boy, nakakainis. Okay lang. Bakit pa kasi magmamansari kung pwede namang araw-araw i-celebrate natin yung pagmamahalan natin, di ba? Oh, ganon. Ganon dapat. Hindi yung nadaan-daan nyo pa sa mansari-mansari. Pwede namang araw-araw celebration kasi araw-araw magkasama kayo, araw-araw nagmamahalan kayo. Tsaka alam mo kung bakit ano, kung bakit nauso yung mga mansari-mansari ngayon. Kasi dati di ba wala namang ganyan. Oo, dati yung sineselebrate ng mga couples o yung mga mag-asawa ay yung anniversary. Taon-taon lang yun, once a year. Pero ngayon nauuso na yung monthsary, alam mo kung bakit? Kasi karamihan ngayon, hindi na umaabot ng monthsary. Oo, aminin mo, diba? Pampalubag loob yan sa inyo na kung hindi man kayo umabot ng anniversary, sige na nga, ipaparanas na namin sa inyo yung monthsary. Give na namin sa inyo yan. Bahala na kayo sa buhay nyo kung anong gagawin ninyo. Dead joke lang. Alam ko naman kung gaano kahalaga para sa yung para sa iyo at sa partner mo, no, yung araw na to, yung araw na sinagot mo siya or araw na sinagot kanya. Oh, kaya minsan no, ang sarap mag-reminisce at magbalik tanaw kasi 'di ba? Every month, every day, every week, every year is a milestone para sa relasyon ninyong dalawa. May mga panahon, may mga buwan na susubukin kayo yung relasyon ninyo, di ba? May mga taon na parang hindi para sa inyo kasi puro away kayo. So, lahat yun na pagdaanan ninyo, lahat yun na lagpasan ninyo, and it is something to celebrate, di ba? Kaya alam kong mahalaga sa inyo yung araw na yan, kung ano man yan, alam kong gusto mong iukit yan sa bato, iukit sa puno. Oo. Minsan kasi ito yung nagiging ano natin, 'di ba? Yung nagiging confirmation ng isang relasyon. Oo, yung kapag may nagtanong, kayo na ba? Oh, sige nga, anong monthsary ninyo kung kayo talaga? Oh, 'di ba? Kasi kapag wala kang nasagot, it's either wala kang kwentang jowa kasi hindi mo naalala yung anniversary ninyo or hindi pa talaga kayo. 'Di ba? Kapag kasi sinabi mo yung date na October 23, 2023. Oh, yung yabang sila nga, confirm. Diba? Nagiging basis siya na hindi ka lang basta asyumera, may kayo talaga. Kaya huwag ka mag-alala. Kung meron kayong anniversary na sineselebrate, maganda yan. Diba? Masaya ako para sa inyo. Pero mas masaya ako kung mararanasan ko yung mga handang kinakain ninyo.
O di naman kaya yung mga lugar na pinupuntahan nyo, saman nyo naman ako, di ba? Sumaw-saw pa, nakakainis. Oo, naging basis siya kung meron ba talaga kayong relasyon. Oo, uy, di ka sure. Mansa rin nyo, quincenas. Tapos mansa rin nila nung isa, katapusan. Quincenas, katapusan. Para may pang-celebrate every cut-off. Nag-overthink. O ikaw, yes, Peren, ikaw ba yung tipo na kapag nakalimutan ng partner mo yung mansarin ninyo eh nagtatampo kayo, nagmamaktol ka na, galit na galit, ba? Diba? So alam mo na yung feeling ng pinagkakautangan mo kapag kinakalimutan mong hulugan yung mga utang mo sa kanya buwan-buwan. Ang nakakainis. O diba, may mga ganyan din tao na kapag nakalimutan ng kanilang partner yung mahalagang araw ng relasyon nilang dalawa eh nagdadamdam, ba? Diba? Nagagalit, nagtatampo, sinasabi, ano ba naman yan, isang beses lang to sa isang buwan, isang beses lang to sa isang taon, kinalimutan mo pa ni bate, wala ano, wala nang chocolate, wala nang bulaklak, wala pang bate, kiss mo ko, para mawala yung galit ko sa'yo, kiss mo ko. Kainis. Kaya okay lang yan, yes, pero no, gaya ng ibang okasyon, deserve naman na i-celebrate din yan. Kung meron kang pang-celebrate, pero kung kayo yung tipo na gusto nyo simple lang at hindi masyadong magarbo at gusto nyo ilaan yan para sa inyong anibersaryo, which is isang bagsakan lang, di ba? Okay din naman. Kanya-kanyang diskarte naman yan. Kanya-kanyang ways to celebrate your relationship, di ba? Ay, sarap siguro nung ganun, no? Oo, kaya minsan baka naman, di ba? Baka naman pwedeng hindi lang kayong dalawa yung nagsiselebrate. Sama nyo naman si B-Boy Bibo. Oo, kahit taga-ihaw nyo lang ako sa sanggup salan. O kaya taga-picture nyo ako sa mga pasyalan. Okay na ako dun. Oo, makaranas man lang. Desperado yan. Tsaka yung iba kasi, di ba, ayaw ng gastos, ayaw ng masyadong OA sa pagsiselebrate. Yung may patarpulin, may paletsyon, may pa kung ano-ano, nag-invite pa ng buong pamilya. Akala mo kasalan na. Eh, mansari pa lang na magpala, di ba? Ayaw nila nung ganun. Kasi yung iba, ayaw ngang maglabas ng pera. Kasi nga naman, baka nag-iipon para sa kanilang dalawa din, di ba? Ayaw nang mag-effort, magregalo. Kasi isipin mo nga naman, di ba, buwan-buwan. Buwan-buwan yung mansari ninyo, dahil pa yung Meralco bill sa gastos. Oo, ganun ka OA. Kaya yung iba, anniversary na lang. Isang bagsakan, kumbaga, isang beses sa isang taon, pero pang malakasan at hindi mo malilimutan. Ay, sinasabi kasi yung kakabilang mo ng mansari, yung susunod mong bibilangin, yung buwan na hindi ka dinadatnan. Aabot ng 9 months yan. Okay lang, di ba? Yung mga cravings mo, mapapalitan na yan ng ano, ng paglilihir. Ganyan, di ba? Mabubunga na ang inyong kaharutan. Guys, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes, FM. Solid. Good night, baby. Mwah, mwah. Yes, FM.